ako or whatever, and I'm gonna do the same thing. Kung hindi properly oriented o kaya hindi properly coordinated at kung disorganized ang management, I, of course, I'll be the one to go and rant myself. Hindi ko nadadaanin sa tweet na yan. Ay, pasalamat ngayon sa tweet nga lang eh. But me, ha, knowing me, I would go up there at sasabihin ko, what's happening right here? Comedian, actress, singer na si Mystica, sinupalpal ang Red Cross at ipinagtanggol si Angelica Panganiban. Matatandaan na naglabas ng pagkadismaya ang actress na si Angelica Panganiban dahil sa hindi maayos na serbisyo na natanggap mula sa Red Cross. Maraming netizens din ang bumatiko sa actress pero nanindigan si Mystica na tama lang ang ginawa ni Angelica Panganiban. Narito ang kanyang buong naging pahayag. Since ang trabaho ko ay pagtanggol kung sino mga inaapi o kaya talagang ina-attack mismo ng social media natin, so I came up with another situation right here. And as I can read it, eto, galing kay Angelica Panganiban, okay? And she's saying right here, taray ng Red Cross dito sa Subic, di sila namamansin, okay? And then yung pangalawa, ano ba yung pangalawa niya? Hello Red Cross Subic, isang oras na kami dito sa parking area nyo. Nakaalis na din yung mga nakasabay namin at inuna nyo pa yung ibang mga bagong dumating. Okay lang naman kung palakasan, tweet ko na lang. Yun yung kanyang sinabi. And of course, meron pang pahabol. Nung huling beses ako nagpa-swab test sa Red Cross, muntik akong nabaliw. Nagpadala sila ng email na positive ako sa COVID pero yung attachment result, negative ako. Ginawa nila yon sa buong Olonga po, guys. Pero nag-sorry naman sila after 12 hours. Wow. Okay, dito muna ako ha. Dito muna ako sa pangalawa. Mali yon, mali. Kahit ano bang klaseng explanation ang nangyari after 12 hours, di ba? Pagkatapos nilang baliw-baliwin yung tao, for example, eh paano kung ako nga pala? What if I was that kind of person na talagang hindi ko rin matake kasi nga natural, may sakit ako sa puso, so if ever that I would get a result like that, of course, it's going to bother me, it's going to kill me, di ba? Lalong-lalo na we're talking about a swab test result right here. Kaya nga tayo nagpapaswab test dahil gusto natin malaman if we are healthy, kung we are COVID-free or what. And then all of a sudden, they would email you that kind of email. Pagkatapos, yung pala, the truth is, hindi naman pala totoo. Which is, that is really wrong. Wrong. Kahit ano pang explanation, kahit ano pang ginawa nila, after 12 hours, bakit inabot pa ng 12 hours in the first place? Supposedly, hindi na aabot ng ganun, di ba? So, meaning to say, meron silang responsibility doon, meron silang pagkakamali that they cannot deny. Alright? So, ngayon, dito tayo, okay? First of all, obviously, after reading all these statements, not only about the statement of Angelica Panganiban, but for those people who had given also their side, okay? Kahit ibinigay na nila yung side, granted, okay, tama, yung sinasabi nila na kailangan talaga na she should have made an appointment or whatever. Okay, nandun na tayo. Kasi nga naman, yung mga iba nagpapa-appointment, yung mga iba, they just go there, walk-in na lang silang ganun. Pero, there should be an appropriate management right here. There should be a great management right here. Kasi in every business, kailangan talaga marunong ka rin na kung ano yung situation. They should have thought about kung paano kaya kung sakaling mga ganito. Paano kaya kung merong darating mga mag-walk-in. Pagkatapos meron din yung mga tao na nagbigay ng online schedule or whatever, di ba? So, kailangan mabigyan sila ng appropriate time o kaya line-up. Siguro naman, kung sakali man na binigyan sila ng a certain area, na ito yung line-up ng mga walk-in, ito naman yung line-up ng mga tao na nabigyan talaga ng online schedule. Okay? Kasi, we've gone through that, di ba? Nung dinala ko si Stanley dito sa Gentry Medical Center, dito sa, sa Cavite, well, ganun ang nangyari. Kasi ito, hindi na, wala na talaga wala nang naganap na mga ganitong klaseng problema because everything was properly oriented.
Ah, inorient kami na, okay, diretso kayo doon sa parking lot and then mag-wait na lang po kayo because somebody is gonna come and assist you kung kailan kayo isusunod ganun. Kasi ito, we're talking about, yung drive-through, okay, drive-through. So, the person that is being swabbed, hindi na kailangan lumabas pa, but of course, drive-through, so, antayin mo pa rin because there's certain people na mas nauna sa iyo, okay? So, ganun. So, kailangan pa rin na there would be a proper coordination right here. Katulad niyan, pagdating namin, may nagsabi sa amin na, okay, doon po kayo mag-park, and then right after that, antayin na lang po kung sino yung darating na pupunta po sa inyo, and then they will tell you what's gonna be next. They will tell you kung yung ano na, kung time nyo na po yun. So, dapat merong ganun na nangyari. Ngayon, because she thought na yung mga dumating, eh, mas nauna pa sila, dapat meron na rin nagsabi na, ma'am, siya nga pala, ma'am, mas mauna po kung sino yung mga may appointment. Ngayon, dahil nga sa kayo ay walk-in lang po kayo, so, iba rin po yung ano nyo, yung chance niyo, iba rin po yung time niyo, kaya kung sakali man po na makikita niyo na mas nauna yung mga yun, diba? So meron dapat talagang proper coordination right here. Otherwise, hindi siya mag-tweet ng ganun. Otherwise, hindi siya magkakaroon ng ganung statement. Obviously, very disorganized sila, di ba? So I am hoping na ito Red Cross, okay? Nag-gains doon sa mga taong nagtatrabaho, whatever. Pero, there's a lack of coordination right here. Lack of coordination, hindi nyo sinabihan yung tao para alam nyo sana, alam sana niya kung bakit siya mag-antay ng 1 hour or whatever. So, natural, dahil she didn't go out there and rant. Pasalamat nga kayo eh. Hindi siya lumabas dahil kung ako, lalabas ako, magrarant ako eh. I would ask, bakit? Kaya, you have to look also at the other side of the story, okay? Kasi yung tao, she wouldn't even complain if she didn't feel na there's really something wrong here. I am sure naman na hindi naman siguro magmamaldi-maldita itong tao na to. Hindi porke artista, sasabihin nyo, oh yeah, she feels na talagang siya ay entitled. It's not. She should have been somebody else na hindi siya artista. She could have been somebody else na ako or whatever. And I'm gonna do the same thing. Kung hindi properly oriented o kaya hindi properly coordinated at kung disorganized ang management, ay, of course, I'll be the one to go and rant myself. Hindi ko nadadaanin sa tweet na yan. Ay, pasalamat ngayon sa tweet nga lang eh. But me, knowing me, I would go up there at sasabihin ko, what's happening right here? Bakit napaka-disorganized? Bakit hindi nyo ako inorient? Hindi nyo ako kino-ordinate ng kung ganito pala ang mangyayari? Well, at least I would know. At least I could rest down to where I am at. At doon na lang ako, ha? Magsalsal na lang muna ako while waiting kung sakali man para at least hindi na ako magre-reklamo. O, di ba ganun dapat kadali? O, di ba? Pagkatapos ginagamit niyo na ano na dahil siya ay she's against the government or whatever, you have to think also, government din kung sino yung sinusuportahan niya. It doesn't mean na sasabihin niyo na siya, iba lang yung pananaw niya in terms of kung sino-sino yung mga professional, but kung sino yung mga sinusuportahan niya, government din. Kaya huwag niyong buntalin na she is against the government dahil kung sino rin yung mga sinusuportahan niya, eh, government din sila. Since she's also a part of government. Ano bang ibig sabihin ng government? A government of the people, by the people, and for the people. Of, by, for. Ayan. Diba? Napag-aralan na natin yan noon. Nung tayo'y elementary pa yan. So, we are also a part of the government. So, kung sakali man na meron kang hindi nagustuhan, meron kang complain about the government, that is your fucking right and nobody else can ever stop you by doing so. Oh, di ba? Pagkatapos, nagsalita lang yung tao. Katuloy may mga artista rin, meron lang silang naisalita o whatever, na wala naman talagang wala naman talagang brutal na kanilang pag-aano sa ating government. They're just trying to extend kung ano yung nafe-feel nila just like anybody else. Because we are a part of the government. Tayo nga mismo ang number one part of the government kasi nga naman, tayo ang bumoto sa kanila. Kaya kung isang tao nagreklamo, it's either you are an ordinary citizen, you are somebody who belongs in the show business, you are a public figure or whatever. Karapatan mo yan eh. So, bakit niyo bubuntalin yun ng tao? Nagkaroon lang siya ng problem, nagkaroon siya ng statement na talagang she was really concerned. So, yung inilatag lang niya, eh bakit niyo bubuntalin? Karapatan niya yun. Kung hindi properly oriented o kaya hindi
properly coordinated, at kung disorganized ang management, ay, of course, I'll be the one to go and rant myself. Hindi ko nadadaanin sa tweet na yan. Ay, pasalamat ngayon sa tweet nga lang eh. But me, ha, knowing me, I would go up there at sasabihin ko, what's happening right here? Bakit napaka-disorganized? Bakit hindi nyo ako inorient? Hindi nyo ako kino-ordinate ng kung ganito pala ang mangyayari? Well, at least I would know, at least I could rest down to where I am at. At doon na lang ako, ha, magsalsal na lang muna ako while waiting kung sakali man para at least hindi na ako magre-reklamo. O, di ba ganun dapat kadali? O, di ba? Pagkatapos ginagamit niyo na ano na dahil siya ay she's against the government or whatever, you have to think also, government din kung sino yung sinusuportahan niya. It doesn't mean na sasabihin niyo na siya, iba lang yung pananaw niya in terms of kung sino-sino yung mga professional, but kung sino yung mga sinusuporta niya, government din. Kaya huwag niyong buntalin na she is against the government dahil kung sino rin yung mga sinusuporta niya, eh government din sila. Since she's also a part of government. Ano bang ibig sabihin ng government? A government of the people, by the people, and for the people. Of, by, for. Ayan. Diba? Napag-aralan na natin yan noon. Nung tayo'y elementary pa yan. So, we are also a part of the government. So, kung sakali man na meron kang hindi nagustuhan, meron kang complain about the government, that is your fucking right and nobody else can ever stop you by doing so. Oh, di ba? Pagkatapos, nagsalita lang yung tao. Katuloy may mga artista rin, meron lang silang naisalita o whatever, na wala naman talagang ano eh, wala naman talagang brutal na kanilang pag-aano sa ating government. They're just trying to extend kung ano yung nafe-feel nila just like anybody else. Because we are a part of the government. Tayo nga mismo ang number one part of the government kasi nga naman, tayo ang bumoto sa kanila. Kaya kung isang tao nagreklamo, it's either you are an ordinary citizen, you are somebody who belongs in the show business, you are a public figure or whatever. Karapatan mo yan eh. So bakit niyo bubuntalin yun ng tao? Nagkaroon lang siya ng problem, nagkaroon siya ng statement na talagang she was really concerned. So yung inilatag lang niya, eh bakit niyo bubuntalin? Karapatan niya yun! Ano ang masasabi mo sa videong ito? Mag-comment lamang at ating pag-usapan. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Paalam!